Ayun, hello guys, welcome to my YouTube channel. This is JP, ang inyong Kuya Prince. Ngayon, ikaw na nanonood ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng 1 homemade mayonnaise. Ayan, itong mini na ito na bibili natin sa supermarket na ngayon, dahil masabihin ito para yung mga nagbi-business dyan ng ano, yung mga nag-burger dyan, ayan, makakatulong to sa inyo na pwede nyong gawin yung paggawa ng mayonnaise. Ngayon, ikaw na nanonood ngayon, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, ngayon, i-subscribe mo na. I-tap mo na yung subscribe button at i-hit mo ang notification bell para ma-notify ka ng mga videos na mga i-upload ko soon. Alright, pag-upis itong video na to pagkatapos ng intro, siyempre. Ito na nga ang kakailangan natin sa paggawa ng 1-minute homemade mayonnaise. Mga ingredients: 1 piece large or 2 medium of eggs, 1 cup of corn oil or any oil you want, 1/2 teaspoon of mustard, 1 teaspoon of salt, 1 teaspoon of cream of tartar, vinegar or lemon, 1 tablespoon of white sugar. Ayan nga, ready na tayo mag-mix ng ating 1-minute homemade mayonnaise. Ang gagamitin natin na pang-blend dito ay handheld mixer. Siyempre, kailangan natin ng ating paglalagyan ng ating mayonnaise kung saan natin siya ihahalo. Kailangan natin ng isang large egg. Kung wala kang large egg, pwede kayong gumamit ng 2 medium eggs. At ito na po yung ating 1 tablespoon of sugar, 1 teaspoon of salt, 1 teaspoon of cream of tartar. Pag wala naman kayong cream of tartar, pwede kayong gumamit ng lemon. Ito naman ang ginamit natin brand sa ating mustard, Presley. At yung brand natin ng cream of tartar, Spice Supreme. Yung ating iodized salt. Tapos dito rin natin kinuha yung ating 1 tablespoon of white sugar. Tapos, ang kasunod naman natin dyan ay yung ating corn oil. So, kahit anong oil, kung anong gusto nyo, kung anong nanaisin nyo, pwedeng-pwede yan gamitin. Yan, okay na. Pwede tayo kumpisa ng ating pag-mix. Yan, andito na yung ating egg. Sinalik ko lang siya dito sa ating lagayan. Yung ibang recipe naman, hindi nila isinasama yung yellow ng itlog dahil malansa raw. Pero sa akin, isinasama ko na siya kasi masasayang lang. Wala naman kasi ang paggagawa nito o paggagamitan nito. So, susunod natin yung ating 1 cup of corn oil. So, sa oil naman, pwedeng-pwede kayong gumamit kahit anong klaseng oil. Pwedeng vegetable oil, pwede yung kahit anong oil. Olive oil, pwedeng-pwede yan. Basta kung anong nanaisin nyo, pwedeng-pwedeng ihalo sa ating mayonnaise. Siyempre, magkakaroon lang ng difference sa lasa ng ating mayonnaise kung maghahalo kayo ng ibang oil. Ito na yung ating white sugar. Dadagdag na rin natin yung ating table salt. Siyempre, ihahalo rin natin dyan yung ating cream of tartar. Pati na rin yung ating 1 teaspoon of mustard. Ngayon naman, gagamitin natin ang ating handheld mixer. So, ilalagay lang natin siya sa ilalim at papaikuti natin. Yan, hanggang lumabas yung kulay puti niya o yung magiging mayonnaise. Ayan. Pag nakikita nyo ganyan, ibig sabihin niya, nabubuo na yung ating mayonnaise. Ang gagawin nyo dyan is, itataas nyo lang yung inyong handheld mixer at ilalagay dyan banda sa may oil para maghalo at maging puti na siya. Ayan. Ganyan lang gagawin nyo. Pataas, pababa lang siya. Kung nasan yung oil is, ganun lang yung gagawin nyo ng paulit-ulit.
tayo ng ating 1 minute homemade mayonnaise. Ay, patuloy niyo lang siyang haluin hanggat may nakikita pa kayong oil or yung nakikita niyo pa yung itlog diyan sa ilalim ng inyong lagayan. And now, gagawin naman natin is isasali natin to sa isang lagayan para titikman naman natin or mag-taste test tayo. Wow! Sige nga, tikman natin kung anong lasa. Ayan. Wow. Sarap ha. Mayonnaise na mayonnaise talaga ang lasa niya. So kayo dyan, kung gusto niyo gumawa ng mayonnaise na to, ayan, makikita niyo po ang creamy niya. Ang creamy ng itsura niya. Sa kayo yung nabibili natin sa supermarket, ganun talaga yung lasa niya. So, pwede niyo bawasan yung asin niyo, o kaya kung ano yung panlasa niyo, pwede niyo bawasan sa paggawa ng mayonnaise. So, ano pang hinihintay niyo? Gumawa na kayo ng sarili niyong version ng 1 minute homemade mayonnaise. Ayan, ang sarap-sarap talaga niya. Kahit anong gawin niyo panlasa dito, ilagay niyo sa inyong mga tuna spread, mga chicken spread, pwedeng-pwede niyo gawin yan sa ham and cheese, pwedeng-pwede niyo gawin yan. Basta kayo gumawa, masasarapan kayo. Bawasan nyo lang yung mga ingredients. Kung gusto nyo bawasan yung lasa ng alat, yung tamis, pwede nyo bawasan yan. Kung gusto nyo namang dumami yung minis nyo, kailangan nyo lang is magdoble lang or magdagdag lang kayo ng mga ingredients na inyong gagamitin. Ayun na nga, kung nagustuhan nyo po ang aking video, please pakishare naman po ang aking video na to, mag-like na dyan at mag-comment ka dyan sa baba kung ano pang gusto mong video or negosyo tips na ibabahagi ko sa inyo para magawa ko na siya ng content. Siyempre, huwag niyong kalimutan ang main account ko na Just Prince at ang aking isang account na cooking channel na Just Prince Cuisine. Huwag niyong kalimutan i-subscribe, like, share, and comment. At kung gusto niyo pang mapanood ang mga ginawa kong video para sa inyo, ayan, lalabas dyan sa inyong screen, pakipindot na lang at panoorin nyo po ang Yummy Foods. Pwede nyo rin mapanood ang ginawa kong banana cake at yung kung paano magluto o magbilad ng mga dried fish or dried seafoods. Napakadali lang gumawa ng mayonnaise. Ngayon, ikaw mga nag-business dyan, makakatulong to sa inyo na makakatipid kayo sa pagbili lang ng mga mayonnaise na to, mga kakailangan ninyo sa paglalagay nilang as ingredients sa inyong mga produkto. May nilagay ako dyan sa description box kung ano-ano ang mga ingredients na gagamitin nyo at pwedeng gawin or pwedeng gamitin na machine para dito para mas mapadali ang inyong paggawa sa mayonnaise na to. Ayun, hanggang dito na lang ang aking video hanggang sa susunod na paggawa ko ng mga negosyo tips para sa inyo. Paalam!